waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to... Sa mga pumili na winter card, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa I feel na pa sa paggawa ng masama. At saka na-feel ko masakit sa ulo yung energy. If yun ako sino man sila, sinisiraan ka nila ng palihim. Backstabber dimension, at sa umpisa pa lang ng reading nyo, may mga tahol na agad ng aso. So, ibig sabihin lang nun, baka siya'y nakikipag-away and so on. Ngayon, tingnan natin kung anong meron dito. E pina kung sino man siya, nagkocontrol siya ng kapalaran ng mga tao. Feeling niya kasi, you know, yung ginagawa niya is napaka-effective. Okay? I feel this person has evil entity within, that's why they did what they did. At wala na siya sa matinong kaisipan. I'm also sensing spiritual warfare. So, kung sino man siya, baka again siya sa mga taong mabubuti, maybe this person is working for evil entities or, yeah, working for the evil. Kaya, ganun na lang ang ginagawa niya sa mabubuting tao. Ngayon, I feel na nakakarma siya. At actually, habang nagsishuffle ako ng cards, sumasakit yung aking left hand. Ibig sabihin, no, meron na siyang negative emotions. Ngayon, i-clarify natin. I feel here na wala siyang patutunguhan. And tingin sa kanya ng mga tao ay passion object. Kung sino man siya, baka nagbebenta na siya ng laman. Ano ka nangyari dito? Bakit ganun? But tignan natin, okay? So, sa sinabi ko, yung iba sa inyo ay naaway or hindi nyo alam na gano'n na pala yung kanyang ginagawa sa ngayon, okay? Isa sa kanyang karma, iiwasan siya ng mga tao. Kasi, yung mga tao na umiiwas sa kanya, pinoprotektahan nila yung kanilang sarili against this person. So, I really sense prostitution, okay, dito sa energy, okay? So, baka kasi... na mga tao sa kanya ay madumi, kaya siya iniiwasan. Ngayon, this is a person na karmic yung kanyang energy, na talagang nagtatry siya na kunin kung sino man ang gusto niyang kunin with regards sa connection. Yung madalas yung tinatarget dito ay mayayaman. I feel na iba sa kanila ay talagang nanggagamit ng kayamanan ng iba or nangaakit gamit ang kanilang ganda or kagapuhan para makuha yung kanilang tao. Ngayon, isa sa kanilang karma is mag-fade yung illusion na nilagay nila out there, okay? I'm feeling with this card na rejoice and this one. So, masaya sila kasi nakuha nila ang mayaman na tao. But yet, itong mayaman na tao, magkakaroon siya ng mga information na this person is just using them for money purpose, okay? I feel na may iya kung sino man ang ginamit niya para sa pera, syempre masakit yun. At saka yung mangyayari sa kanilang connection, magagamit yung ginamit, okay, sa pera. As you can see here, dahil sa galit, I would say na maybe there will be divorce that will be coming in at or annulment, so yun yung kanyang karma, at magiging alone na lang siya or mag-isa. Kasi kung sino man siya, I really feel here na kung may pera man siya, hindi niya ginagamit yun din sa mabuti, okay?
So anyway, the truth will come out one day, they mentioned to me, at yung kanyang tao na ginamit niya for money purpose, magkakaroon siya ng tao na talagang susuportahan siya or talagang swak para sa kanya. I feel na naiiyak ka, maybe basa inyo kayo yung ginamit, okay? Don't worry, magkakaroon naman ng annulment, okay? At saka just make sure na you are actually saving money for it. Anyway, with this authentic and self-love, so I really sense na magkakaroon talaga ng breakup between this person na dun sa tao na ginamit niya. Okay? So, mangyari dito is kung sino man yung nagamit, matagal na panahon siguro siya magiging single. At saka, I really feel na dapat pagdaanan mo rin to if ever ikaw yung nagamit dito. Kasi you are with authentic being here. You have to actually share what you've gone through para mag-ingat yung mga tao sa mga taong ganito na manggagamit, okay? So anyway, yung kanyang karma din kung sino man itong nanggamit, magkakaroon ng third party situation at saka lagi na lang siyang bigo sa pag-ibig. Lagi na lang pinipilit siya na mag-isa. So karma niya is maging mag-isa siya at saka iniiwasan na siya ng mga tao kasi kalat siguro na siya ay, you know, masama. Okay? So anyway, we got the winter. So isa rin sa kanyang karma, guys, ay maging cold-hearted sa kanya yung mga tao, pati na rin yung kanyang ginamit na partner. Anyway, let's see what else do we have here. So we have this one, dream in either way. We also have the fight. So speaking of the dogs barking, okay, ito kasi nangyayari. So, isa sa kanyang karma, guys, sa kakaroon lagi ng argument, maybe sa kanyang relationship, or pwede rin sa kanyang buhay, kasi pinipilit niyang kunin yung isang tao para gamitin niya. So, this is with regards sa love life, as you can see. So, there will be always third-party situations sa kanyang love life, as you can see here. At mapapatagal yung kanyang growth kasi as I told you, manggagamit siya. At saka dahil doon, di man lang niya nakita yung potential niya na kaya niya actually na mag-earn ng money nang hindi gumagamit ang ibang tao. So siguro yun ang matagal na panahon pa siya matututo na tumayo sa sarili niya mga paa. So we also have this one in either way. So dati yung panahon talaga na iwasan siya ng mga tao dahil masama yung kanyang naging reputasyon. Okay? So yun nga magkakaroon siya ng downfall. Tsaka yung annulment na mangyari or hiwalayan biglaan yan. At hindi niya to ine-expect. Next thing that we got is future, and we also have the joke, okay? Yung future niya ay joke, meaning nun parang wala siyang future. Kasi first of all, nanggamit siya ng tao, at saka with regard sa kanyang connection, hindi yan magtatagal. Kasi darating din ang panahon na talagang mawawala na ng pasensya sa kanya yung kanyang tao kasi ginamit siya. At saka, hindi lang yun kung sino man yung ginamit niya, this person will voice out na ginamit siya ng taong ito. At saka, you know, whatever that they are will be revealed. Ngayon, tingnan natin kung ano pang meron. Kaya siguro siya may negative emotion as of now, maybe because of the reason na may third party situation na at galit siya siguro dahil doon. I really feel na yung reading niyo, it's more on karma niya for doing bad things or dahil manggagamit siya, okay? Hindi basically nasa title natin. I just let this push forward if ever that's a divine request. So anyway, let's see what else. One more. Hindi siya titigil sa prostitution, okay? Patuloy siyang, I feel na dahil doon namalasin siya, okay, or makakarama siya dahil sa kanyang katawan yun nasa sense ko. So anyway, isa sa kanyang karma, you know, merong nangungulam sa kanya, isa siguro sa biniktima niya na nawalan ng pera dahil sa kanya.
Ngayon, yung karma niya is may magbe-betray sa kanya. Yung dahilan ng pagkawala ng kanyang pera. So, pwede dahil sa scam or kung ano man yan na nangyari sa kanya. Isa rin sa kanyang karma, guys, kung sakali nang gagayuma siya, I will say na hindi na yan epekto kasi hindi na maganda yung kanyang reputasyon. Okay? Tsaka maiyak siya dahil dito. At yun nga, walang interes sa kanya yung mga tao kasi nakikita nila na sinungaling siya. Siguro kumalat yung chismis na siya ay gold digger. And dahil doon, you know, malulungkot siya. At I really feel with this one na gusto niya na lang na pero gusto niya sumaya emotionally at naiiyak siya kasi hindi niya ito nakuha. Okay, lagi may third party situation sa kanyang love life. At pinipilit talaga siya ng Diyos sa maging single para naman na, you know, matutunan niya kung paano kung paano mag-earn ng pera without actually using others. Okay? So, namimiss niya itong opportunity na binibigay sa kanya ng Diyos. Kasi patuloy siya sa pag-chase ng mga tao na may pera. So, gaman siya sa pera yun na nasa sense ko. So, I would say na yung karma niya, guys, kung sino man yung nabiktima niya, actually, ito yung magkakaroon na stable na trabaho tsaka magiging successful with regards sa business or sa career. And anyway, yung kanyang karma din, yun nga, matagal yung kanyang growth with regards sa money. Kung magkaka-work man siya, you know, parang malungkot siya kasi hindi ganong kalaki yung kanyang makukuha. At I feel na mapipilitan siya mag-work kasi, you know, wala nang may gusto na makarelasyon siya. Okay, kasi hindi siya nagbibigay ng wish fulfillment at saka kung magkarelasyon man siya, you know, hindi yan, I feel na hindi yan magtatagal, okay, at saka malungkot yung relasyon. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. Hugs to you kung nagamit ka man ng taong ito. So, sana makahanap ka ng tao na talagang mamahalin ka, hindi dahil sa kayamanan mo. So, anyway, that's it guys. And God bless all of you. Sa mga pumili na nurture card dito niya reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagtrabaho para sa masama. I feel na puno siya ng kasinungalingan at saka baka may mga away na nangyayari kaya may narinig tayong tahol ng aso. At saka na-sense ko na mabigat sa eyes yung pakiramdam. Itong tao na to, nasa-sense ko na baka may mangyaring disgrasya sa kanyang buhay kung hindi siya nakikinig sa Panginoon. Parang may kinalaman siya dun sa isa kong reading na meron din about sa accident. Dun sa isa kong reading, nandun siya sa first pile. Karma nung mga pumili ng maling landas, pile 1, okay? About din sa accident yung karma. Kasi yung mga tao may ganun na karma, sila yung nagkakalat ng negatibo na gossip or lie about sa person, okay? At saka, I really feel here na marami na siya sinirang mga tao. So, I feel na itong tao na ito, yung nakakala niya na makapangyarihan siya. And I'm also sensing evil spirit, so baka meron ng evil entity sa kanya. So anyway, let's clarify. I feel kasi naman siya money hungry siya. Masyado siyang gahaman. Habang nagsishuffle ako ng cards, sumasakit yung aking right hand, ibig sabihin lang nun guys, meron kayong negative emotions about this person. I feel here as well na nagmapalat kayo siya na kaibigan mo pero pinabackstab ka.
na dahil doon naiiyak ka, dahil sira yung pangalan mo, or nasabi niya yung mga sikreto mo na hindi naman dapat niya sabihin sa iba. Okay, I feel here na kung sino man siya, this person is a member of, you know, mga black magic user na sa sense ko din. So, kaya siguro kayo nandito kasi you're aware that this is somebody na a part of it, okay? So, anyway, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng confusion. Madalas siya madedepress kasi hindi siya makapag-isip ng maayos. At yun nga, hirap siya magdesisyon at hirap din siya siguro na mamili. I feel na kung bibili man niya ng gamit, kailangan niya ng kasama to have second opinion. Kasi siguro nangyari dito is mali-mali na bibili niya pa nagsha-shopping or simple na decision making, pumapalpak, okay? Mali-mali yung mga suggestion niya, okay? So, isa rin sa kanyang karma, magkakaroon ng mga ebidensya against this person which will push him or her na maging introvert, okay? I feel here na kung siniraan ka man niya is darating ang panahon na marirealize sa mga tao na mabuti ka na tao, okay? At saka mapapansin ng mga tao na kung sino man siya, you know, hindi niya dapat ito ginawa sa'yo. So, marami mga tao na hindi na may kipag-usap sa kanya or maiinis sa ginawa niya sa'yo, sa paninira niya sa iyong pangalan. At saka ayaw na lang nila umimik sa kanila or nagkipag-plastika na lang yung mga tao, okay? So, anyway, yung isa rin sa kanyang karma is may kita kanya na balance yung buhay mo at saka you will go after your goals and your dreams, okay? Yung mga tao na pinagsabihan niya ng negative about you, magkakaroon sila ng mga panaginip at ikaguide sila ng Diyos na pagkatiwalaan ka at saka ipapakita nila sa mga taong ito na hindi totoo yung kung ano man ang kinalat nila na chismis tungkol sa'yo. Actually, sa kanila lang energy, you know, nasa sense ko na binablock ni God yung kanilang throat chakra. Kasi patuloy nilang ginagamit yung kanilang voice sa kasamaan. So anyway, next one that we have is this one. So I feel na may pagbabago sa kanilang buhay. I feel na maliligaw sila ng landas. Dahil doon, I would say na yung mga binibiktima nila ay they will be cared of is what I sense. At saka I really feel here na talagang yung biniktima niya, you know, naging mag-isa siya kasi sa mga kinalat niya na chismis. Pero darating din ang panahon na hindi na itong mangyayari, magkakaroon na rin ng mga tao na talagang caring sa mga taong biniktima niya. And there will be changes. So, mangyayari dito is magkakaroon na shift na siya naman yung makakaranas sa magiging alone at saka yung mga tao sa kanyang paligid. Plastic na lang at mahinis sa kanya dahil sa kung anong sinasabi niyang kalokohan. So anyway, yung lesson learned dito, yun, huwag kayo mabilis maniwala sa tao. So I feel na kung sino man siya, mangkukulam din siya is what I sense. And this person could be somebody na curses yung mga tao na may savings or umaangat sa kanilang buhay. So, gusto sana nilang ipalam sa'yo na you encounter this person to realize na hindi lahat ng tao ay mabubuti. May mga taong deceitful, tsaka iwas kayo na mag-brag posting kasi baka dahil sa pagpo-posting nyo, may naiinggit, you know, at baka ma-tsempuhan nyo pa na yung nainggit na yan ng kukulang pala. Okay, so isa rin sa kanyang karma, mangyayari din to sa kanya na, you know, siya rin ay kukulamin ng mga tao sa paligid. Kasi lesson learned niya, hindi dapat siya gumagawa ng ganong kalokohan sa iba. Lesson at recut is this one, isa rin sa kanyang karma, you know, pa magiging tamad yung mga tao na makisalumuha sa kanya. I feel hindi na siya isasama sa mga lakad at saka sa barkada kasi nga mahilig siya mag-chismis at saka patuloy nilang matatandaan kung ano man ang ginawa sa'yo ng taong ito. At dahil siya sinungaling, mangkukulam pa, hindi na talaga siya isasama. Tsaka ikaw yung pipili ng mga tao na mahalin at hindi siya. I feel na maiyak siya dahil dito kasi this person will feel alone. This person will feel what you felt na nagkalat siya ng chismis about you.
Lesson that we got is this one. So, isa rin sa kanyang karma ay magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay wherein kung sakali man may pera siya sa ngayon, mararanasan niya ang maghirap or magdusa. Pero yun nga, magaling siya magtago, tinatago niya tong reality na naghirap siya. Kasi, yun o, nahiya siya sa mga connection niya. Okay, anyway, this is your card. We got the nurture being here. So, isa sa kanyang karma, mararanasan mo na mahalin ka ng mga tao. Kasi siguro sa matagal ng panahon, you know, sinira niya yung reputasyon mo or kung ano man yan. Pero darating ang panahon na ikaw naman yung makakaranas na ito. Okay, hindi ka na magiging mag-isa. At saka, I really feel here, kung single ka man, magkakaroon ka rin ng jowa na may namamahalin ka. Okay, I feel na naiyak kayo kasi ang dami nyo talagang pinagdaanan. I feel na kaya kayo outcast kasi sa paninira ng mga tao sa paligid, okay? Pero darating din ang panahon na mawawala yan kasi darating ang panahon na lalabas at lalabas ang katotohanan against this person. So, anyway, let's see what else do we have here. So, I really feel na naiiyak sila kasi sila naman ngayon yung napag-iiwanan or dahil sa deceitful nilang energy, kaya umaalis yung mga tao sa kanilang buhay. Kung gusto man nila mag-abroad, hindi na yan pwede rin. I feel na habang hold ko yung glass pebble na to, sumakit yung aking left hand. So, mainis sila kasi hindi na sila makapag-travel. I feel here, nung paghawak ko neto, na-sense ko disgrasya. Okay, baka may mangyayari sa kanila. And I'm sensing with this one, they have to deal with people that are like them as well. Kasi as I told you, they are a part of a certain group na mangkukulam din. So, di malayong sila din ay makulam. Baka kasi may nainggit na kagrupo niya sa kanya. Okay, nakulam din siya. So, this person have to deal with people na sinungaling din, mangkukulam, at kung ano pa. Anyway, yung mga biniktima niya, aangat sila sa kanilang buhay with regards sa kanilang career. And let's see, so we have this easy. And we also got the yes is an easier way. We got the frenemy, okay? So this person, you know, hindi siya makapag-desisyon as you can see here. Hirap siya mag-desisyon at saka hindi niya mabilis malalaman kung sino yung frenemy versus the nut here. So, we have the tower in reverse. So, kung sakali man na sinisira niya yung mga tao, hindi niya to basta-basta magagawa. Okay? At saka kung, I feel na maiyak siya dahil doon kasi hindi niya ma-destroy yung tao. Ito siguro yung tao na salbahe, you know, parang gusto niyang talaga masira yung buhay ni isang tao. Pero hindi kasi mangyayari yun. And let's see what else. I feel na those people na iba niyang biniktima, okay? Magkakaroon sila din ng easy life or easy journey compared to this person. And anyway, tinan natin kung ano pang meron. I mean, yung sense na black magic user sila. So, ingat na lang guys. At saka, i-block nyo na siya. At saka, as much as possible, iwas na kayo mag-post. Kasi baka ginagamit niya yung mga pinapost mo para kulamin niya. And habang nagsishuffle ako ng cards, na-sense ko yung heaviness sa aking heart. Okay? Let's see, what else do we have here? I'm sensing heart attack. So, baka isa yun sa kanyang karma. Kasi I feel na pinipindaw na siya ng Panginoon kasi I don't feel here na tumitigil siya sa ginagawa niya. I feel na madalas siya magsinungaling sa kanyang kapwa at saka madalas din siya manira. I feel na it's not only about you but I feel here na ginagawa niya rin to sa iba kaya maraming mainis sa kanya at saka maraming magmamaltrato dahil sa ginagawa niyang kalokohan behind the scenes. So, yung karma nga niya, yun nga,
naiwasan siya ng mga tao. Kasi these people will realize that this isn't a good person, as you can see here. Yung mga binibiktima niya, as I told you, they will have an easy life or a good life. I feel like good fortune will come into the way ng mga binibiktima niya mga tao. Magkakaroon sila ng kayamanan at balance yung kanilang buhay at peace sila, okay? Kasi siguro yung mga taong binibiktima niya, iniwan na siya. Kaya sila naging at peace, okay? So, yung karma rin niya, meron din mga tao na manonood sa kanya. Siguro siya yung tipong tao na mahilig mag-spa and so forth. So, mangyari din yun sa kanya. At hindi niya to akalain. Kasi siguro, akala niya, hindi naman siya inobserbahan ng mga tao. Dahil lang din siguro nun, kaya din siya siguro iniiwan ng mga tao. Kasi napapansin na nila na masama siya. Alright? So, anyway, yung karma rin niya, this person have to see yung mga biniktima niya na nasa tamang landas at umaasenso sa pera. At maiiyak siya dahil doon kasi ito nga yung ginagawa niya, tingin siya ng tingin, social media and so on. Mahilig siya magchismis at kung ano man. At dahil sa gawain niya, hindi siya mamahalin ng mga tao. Yung mga tao, iiwan siya. Magiging busy na lang sa work and all this person can do is watch from afar. So, dahil busy siya sa kakatingin ng buhay ng ibang tao, nakalimutan niya yung kanyang buhay at siguro yung dahilan na rin ng pagkawala ng kanyang pera. I'm sensing here as well na hindi magiging, I feel like with regards sa money matters, hindi ganun ka-stable yung kanyang money. At I really feel here na nade-drain yung kanyang pera. At saka na-sense ko talaga yung heaviness sa heart. I feel here na mahilig talaga siya mag-spia ng mga tao. At siguro kada nakikita niya na naging okay yung binibiktima niya, talaga naiinis siya. At saka dahil lagi siyang galit, meron na siyang heart problems, okay? Kasi masama talaga magalit, guys. Nagdudulot yan ng health issues, okay? So, yung karma niya, babalik sa kanya kung ano man ang kulam na ginawa niya sa iba. At saka, yun nga, yung mga tao sa kanya, maglilihim na lang, di na siya kakausapin kasi, yun nga, madalas siya kasi pinagkakalat yung mga sikreto, tsaka naglalay pa siya, and so on. Kaya iniiwasan na siya ng mga tao. I feel na maraming galit sa kanya, marami talagang haters. Dahil I feel like yung bibig niya walang katapusan, okay? Mahilig din siya mangulam, kaya ayaw na rin sa kanya ng mga tao. So, at iniiwasan na siya, yun ang sa sense ko. So, maybe, you know, sa ngayon, nararanasan niya tong bad karma na meron. Kasi, I really feel here yung pag-iwas. I feel darating ang panahon na dahil sa rejection, kaya siguro, yun know, mayiging, I feel na malas siya. Wala na siyang kaibigan, yun na sa sense ko. Kung may kaibigan man siya, mangkukulam pa. Okay, bakit nakulam din siya? I feel na with regards sa matinong kaibigan, yun yung mawawala na sa kanyang buhay. Kaya, there will come a time wherein this person will become ashamed over what they've done. Kasi, yun nga, wala na yung mabubuti. So, mga asa lang nasa paligid niya. At hindi siya talaga feel safe with regards to those people around him or her. So, anyway, that's it guys with regards sa reading. Hanggang ngayon, na-sense ko pa rin yung sakit. Okay? So, may sakit na siguro sila sa ngayon sa heart. Okay? And anyway, that's it guys with regards to the reading. I just hope this may give you some insight about your situation. And God bless all of you. Sa mga pumili ng gross card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagtrabaho para sa masama. I feel here na kung sino man siya, mabait siya before pero pinili niya maging masama. I feel na dahil sa pera. So, kaya kayo siguro nandito kasi you got aware na yung trabaho niya ay di pala naayon. I'm sensing ba sa kanila siguro ay drug dealer?
or parang utusan ng masama. Okay? Or pwede rin may negosyo siya na hindi naman dapat. So, anyway, clarify natin yung cards. So, mangyari siguro is may mga away na mangyayari. Kasi bigla nagkaroon ng mga tahol ng aso. Siguro dahil sa reason na this person is working for evil. At saka yung mga tao siguro nakapalibot, syempre, ganun din kagaya din niya. So, kaya may hindi pagkakaunawaan, may hidwaan is what I sense, may turuan din kung may nahuli. Okay, tsaka delikado yung kanyang buhay kasi, you know, baka siya mahuli sa ginagawa niya at baka siya makulong, di ba? Pero I really feel here na meron siyang ahas na kaibigan na pinagkatiwalaan niya at baka dahil doon, siya ay makulong. So, yung kanyang karma, nagkakaroon ng third party situation sa kanyang relasyon. Bakit? Kasi remember na this person is into a negative business or pwede rin career na hindi naayon, di ba? So, nilalayo ng Diyos yung kanyang jowa para hindi ma-involve sa ganitong kasamaan. Kasi siguro kung yung jowa niya ay light worker or may kailangan na mission for this world, talagang ilalayo yan ng Diyos sa maling tao. So, isa sa kanyang karma, maalis sa kanya yung kanyang jowa or karelasyon. Ngayon, I would say na dahil sa kanyang connections, yung talagang buhay niya talaga ay talagang mahirap, okay? Kasi pwede isa sa kanyang kaibigan ay ipakulong siya or pwede yung mga ebidensya galing sa kaibigan niya, sa connections niya, and so on. And I feel here na dapat siya matakot kasi, you know, may mga tao nag-i-strategize ang plano kung paano siya dadakpin or pwedeng ipakulong. As you can see here, may mga asang kaibigan na meron siya and so on. So, dahil sa mga kaibigan niya or mga tao na minahal niya, nagkakaroon siya ng losses, okay? So, yun dapat ang ikatakot na niya. And yung nangyayari sa kanyang buhay ay napaka-stressful kasi first of all, you know, hindi niya alam kung kanino siya kakampi kung may mga away at natatakot siya kung may makaaway siya kasi pwede siyang, you know, what we call this, pwede mag-i-again sa kanya yung ebidensya or may magsalita again sa kanya, baka siya makulong, magkaroon ng kaso. So, masyado siya nag-aalala sa kanyang buhay. Ngayon, yung kanyang karelasyon, yung mga mabubuting tao, pinaprotektahan ng Diyos, at nilalayo ng Diyos, yung mabuting tao sa kanyang buhay, from whomever this is. Kasi, you know, nandito siya sa miyembro ng kasamaan. Dahil doon ay stress na siya, okay? I really feel na magsisisi siya kung bakit na-involve siya sa ganitong gawain kasi hindi na niya mabalik yung dati niyang buhay na okay naman, as you can see here. Okay? I feel that justice will be served kasi may magsasalita against this person. At saka may i-stop kung ano man ang kanyang ginagawa. Kaya mangyari is kung meron man siyang pera from this, you know, job na hindi mabuti, mawawala itong trabaho or mag-i-stop na magkaroon siya ng pera. Kasi baka yung iba sa kanila ay nakulong or pwede nahuli siya, as you can see here. Or pwede rin na natigil yung kanyang operasyon. So anyway, yung kanyang karma is basically sa mga katrabaho niya. At I really feel here na binigyan naman siya ng pagkakataon ng Diyos sa maghanap ng ibang work, to be honest. Pero kasi yung sad news dito, hindi niya ito pinili, okay? So sa end ng Panginoon, binigyan siya ng matinong trabaho before or na opportunity, pero hindi niya yung pinansin. Okay, mas pinili niya yung maling landas, sad to say guys, okay? Kaya siya napunta dito sa kamalian na gawain. Anyway, we have this one growth.
So, ito yung sad news for this person kasi isa sa kanyang karma, pero talaga siyang boss na nag-hold on sa kanya. Hindi siya basa-basa makaalis sa ganitong gawain kasi syempre, pwede kasi siyang gawing witness and pwede rin kasi maging against sa kanya yung mga tao. Kaya, yun nga, hindi siya mabilis pakawalan. Kaya yun nga, hindi na niya mabalik yung buhay niya before na okay, walang drama at hindi siya natatakot. So, sa ngayon, takot siya sa boss niya. Takot pa siya makulong and so on. So, marami siyang problema ang kinakaharap. At saka lagi siyang natatakot, nai-stress at baka nade-depress din. Okay? Gusto niya maging at peace yung kanyang buhay. Kahit sabihin natin na kumikita yan na malaki dahil sa gawain, pero kasi yung peace of mind at saka you know, yung hirap ng pagtatakot kung ano, talagang you know, mahirap yung kanyang buhay, hindi normal. Dahil siguro tago siya ng tago. Okay, so we have the addict in reverse. So maybe this is with regards to, you know, addictions. We also have this ex being here and we got this one. So, I feel na before talaga, matino naman siya. Pero nalulong kasi siya sa negatibong trabaho. Kaya yun ang nagbigay sa kanya ng burden or kamalasan. So, with the Joker being here, nga hindi niya mapagkakatiwalaan yung mga tao sa paligid. Kasi baka isa sa kanila, you know, baka nagpapanggap lang na kaibigan yung pala pulis na and so on. Talaga in danger talaga siya. And dahil baka siya makulong or pwede rin baka yung boss niya may gawin pa sa kanya. So, you have the care here in either way. So, you know, mamimiss niya talaga na magkaroon siya ng mga talagang caring na mga tao. Kasi yung mga tao sa paligid, you know, hindi sila caring. Parang concerned lang sila sa kanilang reputasyon, pwede rin sa kanilang business, kahit ang masama. Kaya caring lang sila na hindi sila mahuli, ganun. At yun nga, mananapak sila ng mga tao for their safety only. So, we got this one in reverse. So, isa rin sa kanyang karma. Mabilis mawalan ng pera. May nangyayari dito. Kasi syempre, yung pera galing sa kasamaan, kaya mabilis yan madrain. Isa rin sa kanyang karma is yung mga loved ones ay nilalayo sa kanya kasi nasa mali siya na trabaho. At saka naiiyak siya dahil doon. Gusto niya ibalik yung past pero hindi na niya mabalik kasi naging miyembro na siya sa maling gawain. Okay? At saka ayaw na mga tao ma-involve sa kanya na dahil, you know, sa kasamaan na meron sa kanyang grupo. Okay? So anyway, let's see what else we have here. So hindi pa yapa yung kanyang buhay. I feel na naawa ka sa kanya, okay? I feel na sa kaibigan mo sinungaling. Baka kasi nung umpisa, hindi niya sinabi sa'yo to. Okay, baka nagkataon na nagkaroon ka ng information na into this pala yung friend mo or yung kakilala mo. Kaya ka siguro nandito ngayon kasi yun nga. Gusto mo lang malaman kung nakakarma ba siya or kung ano yung kanyang sitwasyon. So far, habang nagsishuffle ako, sumasakit yung aking left hand. Ibig sabihin kasi noon, meron na siya negative emotions. So basically, maraming emotion actually dito sa energy. Talagang malungkot, okay? Kahit nasabihin natin na masaya siya, marami siyang pera, pero problemado kasi. Okay? First of all, nawawalan siya ng lover. Nilalayo yung mabubuting tao sa kanyang buhay. At saka hindi lang yun, kontrolado siya ng boss niya. Hindi siya basta makatakas. Kasi may knowledge siya kung anong klaseng trabaho yung meron siya, diba? At saka kung ano yung sistema. So, isa sa kanyang karma yun nga, mawawalan siya ng mga tao na talagang mabubuti at saka caring. At saka maiyak siya kasi mamimiss niya yung past.
Okay, so kailangan niya mag-hide or maglihim, as you can see here, para manatili siya sa kanyang posisyon or para din sa kanyang buhay. So, yung kanyang karma, as I told you, yung money, mabilis yan madrain kasi galing yan sa kasamaan. At saka, yun nga, makakaranas siya ng injustice. Or, kung makakaroon man ng court case, hindi na sa kanya yung court. Kaya siya makukulong, tsaka hindi siya at peace, as you can see here. Tsaka gusto niya talaga makaalis sa ganitong grupo, pero mahirap. So, yung mga tao sa paligid, may mga sinungaling, may nagpapanggap na kaibigan mo, pulisa pala, and so on. So, yung, I feel ang kamalasan niya is yung trabaho na negative mismo. Dahil doon ay stuck siya. And I feel na naiiyak-iyak siya dahil doon. At saka, I'm sensing with this one. So, ito kasi yung kanyang lesson learned. Hindi siya dapat tumanggap ng ganung trabaho. At saka, hindi niya dapat gawin ng mga bagay na masama para lang sa pera. Okay, tsaka wag din siyang kahaman sa pera. Kasi, baka kasi nasilaw sila sa pera, kaya to nangyari. So, yun nga. Lagi niyang iisipin yung mali niyang desisyon. Na sumali sa ganitong grupo or magkaroon ng negatibong trabaho. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope you may have some insight about your person and God bless all of you. Sa mga pumili na faith card dito niyo reading, tignan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagtatrabaho para sa masama. I really feel here na malungkot sila at hindi pa rin nagbabago yung kanilang buhay, puno pa rin ito ng kamalasan. At saka yung iba sa kanila ay nakukonsensya sa kung ano man ang ginawa nila. At I feel na naging kahaman sila sa pera. And I feel na nobody likes them dahil sa kanilang negative vibe. And kaya siguro lumalayo yung mga tao kasi hindi okay yung energy. Nasa-sense sila agad. Ngayon, i-clarify natin yung cards. So, may nanitay ingay ng mga aso, baka isa yun sa kanilang karma na mapapaaway sila. I'm sensing money issues or problem. I feel na iba sa kanila ay bayaran. Okay, and let's see what else do we have here. I feel na rebelda sila na tao, talagang hindi mo talaga sila mapagkakatiwalaan. At I'm also sensing na meron sa kanila na disgrasya. I'm not sure if you heard about it. At kung hindi man yung nangyari pa, mangyayari. Okay? Kasi I feel na pinipin daw na sila dahil kailangan nilang maging matino. Tinatarget talaga sila sa health, okay? At hindi lang sa health, pati na rin sa nangyari din sa kanila, okay? Okay, kaya pala. Kaya sila pinipin down kasi mataas yung pride nila to the point na akala nila makokontrol nila yung lahat. I feel na masyado silang bossy at feeling nila, you know, effective yung power nila, yung kanilang pera and so on, yung kanilang what they call this, yung connections. Kaya magagawa nila at magagawa kahit ano. So, yun yung kanilang perspective. Kasi naman to tiyanong mo sa akin, baka kasi yan boss mismo nung masamang trabaho or gawain, okay?
So anyway, yung kanyang karma, nagkakaroon siya ng sakit. At dahil sa kanyang sakit, nagkakaroon siya ng money issues or problems. At saka naiyak siya doon kasi nag-aalala siya about sa connections at saka sa mga tao sa paligid, okay? Isa rin sa kanyang karma, guys, magkakaroon ng changes. At dahil doon malulungkot siya kasi iwasan siya ng mga tao dahil sa masama niyang ginagawa at kalokohan. Ngayon, yung next na meron tayo is ito. So, isa rin sa kanyang karma, guys, yung iwasan siya ng mga tao kasi, yun, wala siyang pakialam. Parang, yung ginagamit, yung power niya sa masama, tsaka napaka-dominante niya. Hindi mabuti yung kanyang vibe, yung kanyang ugali, kaya lumalayo yung mga tao sa kanya. Okay, so, anyway, sa kanyang karma, puno ng kamalasan yung kanyang buhay. As you can see here. Kasi, I feel here na tinuturuan siya ng Diyos paano maging mapagkumbaba kasi masyado siyang ma-pride. Okay? Tsaka, hindi siya yung tipong tao na caring for others. Tsaka, wala talaga siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ito yung tipong tao na nangaapak na ng tao para makuha yung gusto nila and so on. Siguro, spoiled brat siya. Kaya siya ganyan. Okay? At saka siguro dahil din sa marami siyang pera, kaya inisip niya, ay magagawa ko to lahat. At yun nga, natatawa siya dahil akala niya, kaya niya yung lahat ng tao. Pero darating ang time na, you know, alis yung mga tao sa kanya. Parang naiyak siya dahil doon. Kasi marami maglulose ang interest sa kanya dahil masyado siyang controlling at demanding. Okay? So, making alone siya. Isa yun sa kanyang karma. Ito siguro yung desert niya na kontrolado niya lahat at marami siyang connections. Pero sad to say, ito yung mangyayari sa buhay niya. Making alone siya. Tsaka dahil dito, titinan niya kung ano nangyari sa mga tao na umaalis sa kanyang buhay. Napapansin niya yung jowa niya, may iba na o yung mga tao, may mga sarili ng mga kung ano nangyari sa kanilang buhay. Siya naman naghihirap. Magkakaroon siya ng issue sa pera kasi hindi na siya papansin ng mga tao or ayaw na mag-work sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang kasamaan or ugali, okay? Tsaka dahil doon may iyak siya kasi nawalan siya ng connection at tsaka ini-snub na siya ng mga tao. So, anyway, yung sarin sa kanyang karma, yung mga tao sa paligid, you know, nainggit siya kasi kinakasal, nagkakaroon ng negosyo, lumalago. Sa kanya naman ay hindi, okay? Isa rin sa kanyang karma, isa sa mga tao na kanyang pinagkakatiwalaan ay kinukulam din siya. At siguro nainis sa masama niyang ugali kasi ganito siya, demanding siya, tsaka naghanap siya ng away. So kaya napapaaway siya at tsaka may mga tao rin na nainis sa kanya kasi yun nga, masyado siya makasarili. Tsaka pinipilit niya makuha kung ano yung gusto niyang makuha kahit hindi naman dapat, kaya iniaway siya ng mga tao kasi yun nga, naging kahaman siya, demanding, okay? So, I feel may court case din against this person kasi masyado siyang mapilit and abusive. And as a sense ko, so as I told you, talagang may mga mangkukulam sa kanya kasi ang nangyari dito is naiinis sila dahil itong tao na to napaka-bossy. Okay, so mag-i-wish sa kanya yung mga tao na nainis sa kanya. Kaya yun nga, I really feel iba sa kanila, sad to say, early death dahil sa may nangulam or dahil sa madalas siya magkasakit. At saka, na-sense ko kanina, meron din iba sa kanila accident yung mangyayari, okay? Kasi yun nga, dapat matuto siyang tanggalin yung pride niya, okay? So, anyway, kung sino man siya, ito kasi yung feeling niya na ginagawa niya, okay? Yung ano, malayo yung mga tao sa kanya, isa yun sa kanyang karma. So, babasahin ko siya based on this image here, okay? So, ito kasi yung kanyang ugali. This person only cares of themselves. At dahil sa ugali niyang yan, kaya iniiwasan siya ng mga tao. Hindi siya nagugustuhan. Okay. Ayaw makipag-ayos sa kanya, ayaw makipag, I feel like mga jowa niya, iniiwasan siya kasi hindi mabuti yung kanya ugali, napaka-dominant, okay? So, yun nga, malulungkot siya kasi nag-aalisan yung mga tao at toxic, dahil sa toxic niyang ugali, okay?
Heart is in reverse. So, this person could have an easy life. Baka kasi marami siyang pera, marami siyang connections. Baka yung family niya, yung parents niya, mayaman. Tapos, marami rin connections. Kaya, yun nga, nasanay siya na gano'n. Lagi yung buhay, nautos siya ng utos. Kung ano yung gusto niya, nakukuha niya. So, hindi na naging maganda yung kanyang ugali dahil na rin sa kanyang mga tao sa paligid. So, you have to like in either way. So, hindi siya nilalike ng mga tao kaya umaalis sa kanyang buhay. Yung mga friends din niya. So, malungkot siya. Kasi nakita ng mga tao, you know, kabaliktaran ng you are my sunshine. Dahil masyado siyang toxic, ayaw na siyang pakisamahan. So, mawawala yung power niya as a boss. Ayaw na mag-work sa kanya ng mga tao. So, sa isang itlap, bako ano man ang negosyo niya or kung ano mang grupo yan, mawala yan bigla or maalis siya sa boss kasi sa masama niyang ugali. So far, this is very interesting kasi hindi ko naman na-sense dito this person is working for evil, okay? Or something like that. Baka yung ugali lang niya talaga masama. So, maraming ang away, panay tahol ng aso, tsaka maingay sa inyong reading. Kasi sign niya na may pagka-chaotic yung kanyang buhay. Okay? Or pwede rin yung mga tao sa kanyang paligid, na-feel yung toxicity niya ng pagka-handle. Okay? And yun nga, naiiyak siya. Kasi nga, you know, iniwasan siya ng mga tao dahil ang toxic niya. Ayaw na siyang katrabaho. So, kaya nangyari dito is iniwasan siya. Kasi mga tao sa kanyang paligid nasasaktan kung ano yung ginagawa niya. And so on, kaya lumalayo yung mga tao. Ngayon na-stress siya kasi nawawala na yung kanyang connections. Kung may lover pa siya, dahil yung lover niya ayaw ng kanyang ugali, na-stress, nag-end yung kanilang relationship. Kasi pinipili ng mga tao na maging at peace rather than to work for this person. Ganun din with regards sa friends, okay, siguro sa umpisa may mga friends siya, pero pag nalaman na yung kanyang ugali, you know, lumalayo. Isa rin sa kanyang karma, nawawalan siya ng opportunity dahil siguro sa masama niyang imahe or reputasyon dahil sa pag-handle niya ng mga tao. At saka dahil doon, naiiyak siya. At ayaw na simple ang trabaho. Kasi yun nga, ma-pride siya, okay? So far, binibigyan naman siya ng opportunity ng Diyos. Pero, hindi kasi yun yung gusto niya opportunity. Gusto niya yung something na mataas na agad. Kasi gusto niya mag-control. Kasi manipulative siya. So, hindi siya magiging masaya emotionally kasi mawawalan siya ng kaibigan. At may mga tao na kukulamin siya dahil naiinis sa kanyang ugali. Okay? Naiinisip lang niya yung kanyang sarili. Naiinisip lang niya ay pera lang. So, nag-aalisan niya yung mga tao. So, ito yung tao na siguro nag-handle ng negosyo or something. Okay? Pero napaka-stubborn niya. Kahit nag-aalisan na yung mga tao niya, kahit kliyente at kung ano man yan, nag-stay pa rin siya sa negosyo na yun, nag-hope na lumago yung negosyo. Okay? Pero maiyak siya kasi, you know, yung mga tao, naiinis sa kanya. Okay, so far naman yung mga tao nasaktan niya, na siguro sa pag-handle niya ng mga tao, yun, magkakaroon sila ng new opportunities at saka makakaranas sila ng mapagmahal na boss. Okay, at saka aangat sila with regards sa career. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about their person's situation and God bless all of you.